Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 10 na magagandang breed ng mga manok panlaban at mga bloodline nito. Unang-una sa ating listahan ay ang Kelso. Ang breed na ito ay nagmula sa Ireland at kilala sa kanilang magagaling na kakayahan sa pakikipaglaban, kapangahasang loob, at bilis. Ito ay napakahalaga sa mga breeder ng mga manok para sa kanilang kahangahangang galing sa ring. Ang breed ng Kelso ay inimbento ni Walter Kelso, isang kilalang breeder at manok na trainer mula sa Southern Texas, noong unang bahagi ng 1900s. Pinagsama-sama niya ang magkakaibang strain ng manok, kasama ang Brown Red, White Hackles, at Shamrock, upang lumikha ng bagong linya ng mga manok na magtataglay ng superior na kakayahan sa pakikipaglaban at pagkahusay sa paggalaw. Ang mga manok na Kelso ay kilala sa kanilang malalakas at mabilis na sisibog, pati na rin ang kanilang mahusay na kahusayan at tibay sa ring. Karaniwang ang kanilang bigat ay umaabot mula 4 hanggang 6 pounds, na may malalas at kompakto na pangangatawan. Ang kanilang balahibo ay maaaring magkaiba-iba ang kulay, kabilang ang pula, kayumanggi, o itim na mga balahibo na may tuldok na puti. Bagamat orihinal na pinagmulan para sa pakikipaglaban ng mga manok, maraming breeders ngayon ang nag-aalaga ng mga ito bilang backyard pets o para sa exhibition purposes. Kailangan nila ng pagkaing mayaman sa protein at sapat na ehersisyo upang mapanatili ang kanilang kalusugan at lakas ng katawan. Ang tamang pagsasanay at pakikasama rin ay mahalaga upang tiyakin na hindi sila magkakaroon ng kahit anong pagka-agresibo sa tao o ibang hayop. Pangalawa sa listahan ay ang Hatch, na nagmula sa Estados Unidos. Kilala ang breed na ito sa kanilang katatagan, lakas, at kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay hinahanap-hanap dahil sa kanilang kahusayan at kahusayan sa paglalaban. Ang Hatch breed ng mga manok ay isang popular na pagpipilian para sa mga tagahangan ng sibang, na pinahahalagahan ang kanilang mapanlikhang kalikasan at tibay sa ring. Kilala sila sa kanilang pisikal na lakas, na may malalakas na mga binti at malalakas na katawan na nagpapahintulot sa kanila na magbigay ng pagsabog na mga suntok sa mga kalaban. Ang mga manok na Hatch ay napakatalino, na ginagawang mahusay na kandidato sa mga kompetisyon ng sabungan. Sila ay mabilis at maaaring kumilos ng mabilis sa paligid ng ring, na nagpapahirap sa kanilang mahuli o pigilan. Bukod sa kanilang kakayahan sa pisikal, kilala rin ang mga manok na Hatch sa kanilang talino at katalinuhan na maaaring magbigay sa kanila ng kapakinabangan sa isang laban. Ang pinagmulan ng Hatch breed ay maaaring may pabatid sa Estados Unidos noong early 20th century. Sila ay nilikha sa pamamagitan ng pagkakasalin-salin ng iba't ibang mga labang breed, kasama na ang Irish Brown Red, English Roundhead, at Albany. Sa paglipas ng panahon, ang Hatch breed ay naging kilala sa kanilang kahusayan at kahusayan, na ginagawang paborito sa mga naglalaban ng sibang. Pagaman ilegal ang sibang sa maraming bansa, nanatiling popular pa rin ang Hatch breed sa mga tagahilig sa manok na nagpahahalaga sa kanilang mga pisikal na katangian at kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Iniingatan din sila sa kanilang karne, na sinasabing lalong malambot at masarap. Susunod sa ating listahan ay ang Sweater breed, na nagmula sa Pilipinas. Sila ay kilala sa kanilang magandang kombinasyon ng bilis, lakas, at lakas ng loob, na ginagawang isang mahigpit na kalaban sa isang paglaban. Ang Sweater breed na manok ay kilala rin sa kanilang magandang temperament. Madaling hawakan at paborito ng mga baguhan at mga veteranong breeders. Ang kanilang malakas na katawan at matibay na mga binti ay gumagawa sa kanila ng mahusay na manok sa pamamaraan ng paglipad, na nagbibigay daan sa kanila upang mabilis na umikot sa kawan ng paglaban at iwasan ang mga atake ng kalaban. Pinaniniwalaan na ang breed na ito ay nagmula sa pagpapalit ng isang Kelso at isang Sweater Grey na tandang. Ito ay binuo noong mga maagang 1940s ni Carol Nesmith, isang kilalang manlalaro ng laban ng manok mula sa Alabama. Mula noon, ang Sweater breed na mga manok ay naging popular sa mga manlalaro at malawak na ginagamit sa mga labang manok. Bukod sa kanilang kakayahang sa laban, ang Sweater breed na mga manok ay kilala rin sa kanilang maganda at malinis na hitsura. Karaniwan silang may kulay dilaw hanggang sa katamtamang asul na mga balahibo na may puting balahibo sa ilalim at mga maitim na mata. Mayroon din silang natatanging sombrero at panukod na may maliwanag na pulang ibabaw. Sa kabuuan,
Ang sweater breed na mga manok ay isang matatag at popular na breed ng manok sa laban, na kilala sa kanilang bilis, lakas, lakas ng loob, at magandang temperament. Pagaman sila ay pangunahin na ginagamit para sa lab ang manok, maaari rin silang maging magandang manok sa bakuran para sa mga taong kagustuhan ang kanilang natatanging hitsura at personalidad. Ika-apat sa ating listahan ay ang Claret na nagmula-mula sa Ireland. Ang breed na ito ay ibinreed para sa kanilang malakas na katawan at malakas na katawan, na ginagawang isang malakas na kalaban sa paligsahan ng paglaban. Gayunpaman, dahil sa kanilang agresibong kalikasan, ngayon ay ilegal na gamitin ang Claret para sa cockfighting o anumang form ng bird fighting. Sa kabila ng kanilang agresibong pag-uugali, kilala ang Claret sa kanilang katapatan at pagmamahal sa kanilang mga may-ari at madalas na itinuturing bilang alaga. Sila rin ay magaling sa paglalagay at maaaring mag-produce ng maraming itlog sa isang taon, na ginagawang isang popular na pagpipilian para sa produksyon ng itlog. Ang Claret ay may natatanging hitsura, mayroon itong maliwanag na pulang sombrero at panukod, at may isang kayumanggi at itim na mga balahibo na may balahibo sa mga binti. Ang mga tandang ay maaaring umabot sa timbang na hanggang sa 8 pounds, samantalang ang mga inahin ay umaabot sa timbang na hanggang sa 6 pounds. Upang mapanatiling malusog at malakas ang Claret, kailangan nila ng balanseng dieta, regular na ehersisyo, at sapat na medikal na pansin. Sa tamang pangangalaga, maaari silang mabuhay hanggang sa 10 taon. Susunod naman ay ang Grey na nagmula sa Estados Unidos. Sila ay may malakas na katawan, agresibong ugali, at magaling sa pakikipaglaban, kaya't pinahahalagahan sila ng mga breeder ng gamefowl. Ang Grey gamefowl ay isang popular na lahi sa mga gamefowl enthusiast at breeder dahil sa kanilang kahanga-hangang mga katangian. Karaniwang malalaki at may malakas na katawan ang mga ibon na ito na nagiging epektibong mga mandirigma dahil sa kanilang mga kalamnan. Sila rin ay kilala sa kanilang agresibong at matiyagang pag-uugali, na kung saan ay ginagawang perpekto sila para sa pakikipaglaban sa lugar ng sabungan. Maniwala man, sinasabi na ang Grey gamefowl ay nagmula sa Estados Unidos, ngunit hindi tiyak ang kanilang tunay na pinagmulan. Maraming mga breeder ang nagpapakatanto na ang mga ito ay may kombinasyon ng mga dugo na pinili ng may bahay sa ilang henerasyon upang magkaroon ng perpektong laban na ibon. Kahit sa kanilang agresibong ugali, ang Grey gamefowl ay matalino at maaaring turuan. Kilala sila na napakamaunawain sa kanilang mga handler at maaaring turuan na sundin ng ilang mga senadoryas o utos. Dahil dito, maraming mga breeder ang gumagamit sa kanila hindi lamang para sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa iba pang mga aktibidad tulad ng pagpapakita at pag-e-exhibit. Sa kabuuan, ang Grey gamefowl ay isang napakahalagang lahi sa mga gamefowl enthusiast dahil sa kanilang kaakit-akit na mga pisikal at pag-uugaling katangian. Pagamat hindi malinaw ang kanilang pinagmulan, patuloy na lumalaki ang kanilang kasikatan, at sila ay nananatiling top na pagpipilian para sa mga breeder at mga enthusiast. Ang Roundhead ay ang anim sa aming listahan na nagmula-mula sa England. Ipinahahalaga sila sa kanilang talino, tibay, at kakayahang lumaban, kaya't sila ay isang popular na pagpipilian sa mga gamefowl enthusiast. Kilala rin ang mga Roundhead sa kanilang kahusayan at mga reflex, na nagpapagawang matatakutin silang mga mandirigma sa ring. Sila ay may mayayamang pangkatawan at malakas na tuktok, na ginagamit nila upang mabilis at malalim na pambasag sa kanilang mga kalaban. Sa orihinal na pag-aalaga para sa mga sabungan, ang mga Roundhead ay may mahabang kasaysayan sa larong ito at mas pinahahalagahan sila hanggang ngayon. Sila rin ay maaaring pinagpipilian bilang mga showbird at madalas na ipinapakita sa mga poultry show. Ang mga Roundhead ay nagkakaiba ng kulay tulad ng itim, puti, at kayumanggi. Sila ay madaling alagaan at hindi nangangailangan ng malaking pagmamaintain, kaya't sila ay isang popular na pagpipilian para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng gamefowl. Kahit sa kanilang reputasyon bilang mga matapang na mandirigma, ang mga Roundhead ay kilala rin sa kanilang friendly at mahinahong personalidad. Sila ay mga matalinong ibon na maayos na tumutugon sa pagtuturo at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga hamanong may-ari. Sa unang pwesto sa ating listahan ay ang Albany na nagmula sa Estados Unidos. Kilala sila sa kanilang malakas na lakas, bilis, at kakayahan sa pakikipaglaban, kaya sila ay isang popular na pagpipilian sa mga nag-aalaga ng labanang manok.
Ang mga Albany game fowl ay itinuturing na maraming aktibo, agresibo, at maliksi sa paggalaw. Mabilis silang tumatakbo at malalakas na lumilipad, kaya't sila ay perpekto para sa sabang. Sinasabing ang ras ang Albany ay nagmula sa Albany, New York, noong maagang 1800s. Ang tula ay orihinal na ginawa sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang kombinasyon ng mga Dutch at English gamecocks. Ang ras ang Albany ay kilala sa kanilang mga natatanging kulay at hugis ng balahibo. Karaniwan silang may malalaslas na pulang o kayumanggi na balahibo na may puti o itim na buntot. Matatag at malakas ang kanilang mga binti, at may matalas na mga kuko na ginagamit nila sa pakikipaglaban. Kilala rin ang lahi na ito sa kanilang katalinuhan at mabilis na pag-iisip, na ginagawa silang mga estratehikong mandirigma sa ring. Kilala ang Albany game fowl sa kanilang malakas na temperament, na ginagawang mahirap hawakan para sa mga hindi pabihasa sa pag-aalaga. Sila ay agresibo sa ibang mga ibon, at maaaring mahirap silang i-train para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng manok. Gayunpaman, nananatiling isang popular na lahi sa mga tagahanga ng Sebang dahil sa kanilang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban at pisikal na katangian. Sa kabuuan, ang Albany game fowl ay may mayamang kasaysayan at mananatiling isang malakas na kalaban sa mundo ng Sebang. Sila ay isang popular na pagpipilian sa mga bihasang nag-aalaga dahil sa kanilang malakas na lakas, bilis, at kakayahan sa pakikipaglaban. Pangwalo sa ating listahan ay ang mga manok na butcher, na kilala rin bilang American game fowl, ay isang uri ng manok na pinatubo sa Estados Unidos. Sila ay kilala sa kanilang mataas na enerhiya, mapangahas na kalikasan, at mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Anyo, ang mga manok ng butcher ay katamtamang laki na may malalakas na katawan at matatag na mga binti. Sila ay may malawak at malakas na mga balikat, isang maunlad na dibdib, at maikling buntot. Ang pinakakaraniwang kulay ng mga manok ng butcher ay madilim na pula na may mga itim na balahibo sa buntot. Maaari rin silang magkaroon ng puting mga pakpak at balahibo sa buntot. Pag-uugali at ugali, ang mga manok ng butcher ay napaka-territorial at agresibo, kaya't sila ay mahusay na mga manlalaban na mga ibon. May malakas na determinasyon at diwa ng pakikipaglaban ang mga manok ng butcher, kaya't sila ay matatapang na mga katunggali sa mga laban ng tao para sa manok. Bukod sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang mga manok ng butcher ay kilala rin sa kanilang pagkabulalas, katalinuhan, at mataas na antas ng enerhiya. Paglalabanan ng manok. Ang mga manok ng butcher ay may mahabang kasaysayan ng pagpaparami para sa mga laban ng manok, isang kontrobersyal na uri ng esport na nagpapahusay sa mga manok. Dahil sa kanilang mapangahas na kalikasan, matibay na resistensya, at kasanayan sa pakikipaglaban, sila ay hinahangaan para sa mga paligsahan na ito. Ang paglalaban ng manok ay labag sa batas sa maraming bansa, at patuloy na dumarami ang pagtutol sa gawain dahil sa mga alalahanin sa kalupitan sa hayop. Pagpaparami at pag-aasikaso. Ang pagpaparami ng mga manok ng butcher ay nangangailangan ng kasanayan at maingat na pagpili upang mapanatili ang nais na katangian. Sila ay nangangailangan ng parehong pangangalaga na ibinibigay sa iba pang mga uri ng manok na domestiko, kabilang ang tamang pagsasala, pagpapakain, at pangangalagang pangkalusugan. Ang tamang kondisyon at pagsasanay ay mahalaga para mapanatiling malakas ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Pangsiyam sa aming listahan ay ang Lazy Roundhead, na nagmula sa Estados Unidos. Kilala sila sa kanilang magagaling na kakayahan sa pakikipaglaban, malakas na lakas, at mabilis na galaw, kaya't mahilig sa kanila ang mga game fowl enthusiasts. Ang Lazy Roundhead ay isang uri ng manok na ginagamit sa Sebang galing sa Estados Unidos na itinatag ni Colonel G. T. Lazy noong mga huling dekada ng 1800s. Si Colonel Lazy ay isang kilalang nag-aalaga ng mga manok na sumasabang at siya rin ang kapuri-puring naglikha ng Lazy Roundhead sa pamamagitan ng pagpapares ng ilan sa pinakamahuhusay na manok noong panahon niya. Kilala ang Lazy Roundhead sa kanilang magagaling na kakayahan sa pakikipaglaban, kaya't sikat ang kanilang breed sa mga game fowl enthusiasts. Nalalaunan sila ng magandang lakas at kadalasang umaalma sa mga laban. Kilala rin sila sa kanilang talino at katalinuhan, na nagiging hadlang sa mga nag-aalaga sa kanila sa pakikipaglaban sa kanila. Sila ay may katamtamang laki, mabalahibong pangangatawan. May mga pod-pod na tuko na maliit at bilugan ng kanilang mga ulo.
Sila ay may maningning na balahibo na may iba't ibang kulay tulad ng itim, kayumanggi, at pula. Ang lacy roundhead ay magandang pagpipilian para sa mga nais mag-alaga ng game fowl para sa paglalaban o pagsasabong. Mahalaga ang kanilang mga katangiang magaganda kaya't naging sikat silang breed sa mga game fowl enthusiasts. Pagamat hindi sila angkop para sa pangkaraniwang pag-aalaga ng manok para sa bahay, sila ay isang interesanteng breed na mag-aralan at purihin. Ang huling ngunit hindi ang pinakaay sa listahan ay ang Asil breed na nagmula sa India. Sila ay may reputasyon na isa sa mga pinakamalakas na breed na naglalaban, na may malakas na lakas, tibay, at pagsalakay. Pinaniniwalaang ang Asil breed, kilala rin bilang Asil o Asli, ay nagmula sa India, Pakistan, at ilang bahagi ng Gitnang Silangan. Sila ay isang mahalaga at pinahahalagahang breed, na may kilalang pisikal na lakas at kakayahan sa pagsasabong. Kilala ang mga manok na Asil sa kanilang malupit na pag-uugali at territorial instincts, kaya't sila ay popular sa mga sumasabang sa sesabong. Mahalaga na isaalang-alang na ang sabang ng manok ay ipinagbabawal sa maraming lugar sa mundo at itinuturing na pang-aabuso sa hayop. Bukod sa kanilang kakayahan sa pagsasabong, kilala rin ang mga manok na Asil sa kanilang kakaibang hitsura. Sila ay may malakas na pangangatawan, maikling leeg, at malawak na dibdib. Karaniwang mayroon silang maliit na apelyido at mga kulot na may iba't ibang kulay tulad ng abo, itim, pula, at puti. Bukod sa pisikal na lakas, kilala rin ang mga manok na Asil sa kanilang tibay at kakayahang magtagal sa mga ekstremong temperatura at kondisyon. Mayroon din silang mahabang buhay, kadalasang umaabot ng hanggang 10 taon. Pagamat ang mga manok na Asil ay karaniwang itinatanim para sa kanilang kakayahan sa pagsasabong, maaari rin silang mag-alaga para sa kanilang karne at mga itlog. Gayunpaman, dahil sa kanilang malupit na pag-uugali, kinakailangan ng espesyal na pangangalaga at pag-aalaga sa kanila. Mahalaga na pagsamahin sila mula sa iba pang breed ng manok upang maiwasan ang mga away at pinsala. Sa kabuuan, ang Asil breed ay isang kakaibang breed na may malaking kasaysayan at reputasyon para sa lakas at tibay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ipinagbabawal sa maraming bahagi ng mundo ang sabang ng manok at mahalaga ang pagtrato sa mga hayop ng may kabaitan at respeto. At iyon na ang nagtatapos sa aming listahan ng mga nangungunang 10 magagaling na breed ng mga manok na naglalaban at mga dugong game fowl. Sana'y naging kapakipakinabang at informatibo ang impormasyong ito para sa inyo. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas kasiglahan at kaaya-ayang nilalaman. Salamat sa panunood.